Hello guys, today tapos na tayo sa trabaho. So, out na tayo, bale yung company namin. Meron lang akong gusto i-share sa inyo about sa mass hiring dito sa Czech Republic. So, this coming 2023 starting January. So, nagkaroon ng mass hiring dito sa malaking company dito sa Czech Republic. I think malaking company na rin siya kasi ang mga production nila is more on transportation. So dalawang company yung babanggitin ko sa inyo na nag-fully mass hiring dito sa Czech Republic. Bali ang number one na iano ko sa inyo. Bali ang may awak sa kanilang agency dito. Pero tinatawag silang agency, kumbaga sa Taiwan mga broker sila. Pero kukuha lang siguro sila ng, alam naman natin pagdating sa mga ganyan, walang agency na hindi magsaya ng panahon para hindi kumita. Pero yung benefits naman ng company is malaking malaking yung mga benefits nila. So umpisan ko guys, bali ang hiring dito guys, na sinasabi ko sa dalawang malaking kumpanya dito. Yung una is yung Skoda. So yung Skoda na yung malapit sa Praha, sa Prague. O Prague. And then yung pangalawa naman sa Iveco. So yung dalawang company na yun guys, bali ang product nila is pagawaan sila ng mga transportation. So ano ba yung mga yan guys? Kagaya sa Iveco, example natin. Iveco ang pinaka ginagawa nila is common ay mga bus. So yung mga transportation na ginagamit namin dito, kung saan kami sumasakay, kung makikita nyo, meron nakalagay doon na Iveco. So yun yung mga production nila o yung mga finished product nila. And then sa Skoda naman, bali ang alam ko doon sa kasama ko na nag-apply doon na natanggap na, bali ang product nila doon is mga train naman. So meron ang Skoda kasi dito, sikat dito ang Skoda, gawa ng mga product nila is hindi lang sa train, sa mga sedan. Yan. Ganun yung ano nila, yung product nila. So ngayon guys, yun, bibigyan ko yun ng tips. Ito para sa mga kasama natin na ano, mga OFW na mga welder. Bali yun guys, itong mga hiring na to na company, bali ang kinukuha nila is welder, MIG, ganun. Basta marunong kayo mag-welder, hindi ko na kasi alam kung ano yung job description ng welder. Bali yung mga i-welding ninyo based dun sa nakita ko before, mga frame o chassis ng mga sasakyan, like na mga bus, mga ganun, mga frame ng mga kotse, mga sedan, ganun. O kaya yung frame ng ano, ng train. So start natin dito guys, no? Kung makikita nyo, mag-show dito sa screen natin, ang number one na hiring dyan si Skoda. So nakita ko lang yan guys dito sa mga page dito, ang hiring na Skoda is welder din siya. So ano nga ba yung qualification ng kinukuha nila? Basta marunong kang mag-welding o meron kang certification, and then meron i-trade test kanila. Pag nakapasa ka doon, bali kung nandito ka na sa Czech Republic o nasa Pinas, bali mag-hire din sila. So ang laki ng offer guys, puruin nyo sa welding ang bruto nila, it means yung gross nila is umabot ng 45 to 47 crore. So ang pinaka neto nila ay nandun sa 34,000. Kung i-convert nyo yung 34,000 guys, within 20 days lang yon, 108 hours lang yon a day, tapos Monday to Friday, bali kung i-convert mo sa Pinas yun, almost 80,000 siya. So wala pang overtime nyo guys ha, wala pang overtime, kung mag-OT pa kayo, depende pa. So tataas pa rin siya doon. Tapos yung pinaka may bonuses sila, napakaganda ng bonuses ng Skoda guys. Kung makita nyo dyan sa screen, yan, meron kang 100,000 koron bonus within 1 year. Tapos yung 100,000 koron na yon, every 3 months ibibigay o isasama sa sahod nyo guys.
So yan, ganyan kaganda yung benefits. Tapos yung dorm o dormitory o yung bahay, yung accommodation nyo is bayad pa rin ng company, pati yung pagkain. So hindi sa pagkain guys, mga 27 crore lang ang babayaran mo, ganun siguro. Tapos yung sa, meron pa yan guys, once na magaling kayo at nakita nilang okay kayo within 3 months, magkakaroon na naman kayo ng bonuses, which is yung 5,000. So pag 30, example, ang neto nyo is 34,000 dun sa bruto na 47,000 o 45,000 na gross. Tapos neto nyo is 37. Pag nagkaroon kayo ng bonus na 5,000 every month, kung wala kayong absent, ganun, ibibigay ng company nyo guys, bali ang magiging sahod nyo dun, walang OT, umabot siya ng 43 koron. So 42 koron guys, kung titingnan mo yon, ang pang-conversation nun is itatimes mo sa 2.40 o 2.45, umabot siya ng 100. So 117,000 a month mo yun guys. Ganong kalaki ang sahod ng mga welder dito sa Czech Republic. So yung iba nga guys, umabot pa ng base dito sa kasama namin dito sa taas na ibang company dito sa dorm namin. Ang sahod niya guys, 72,000 koron. Imagine 172,000. Ah, yun ang sinasahod niya a day, a month. Sorry. So yun guys, kung makikita nyo, ito yung pinaka nandiyan sa screen kung sino yung kukontakan nyo, kaya PM nyo ako, comment lang kayo dito sa video na ginawa ko na to para tulungan ko kayo kung paano kayo mag-apply sa mga gusto pang mag-apply, kung dito sa Czech Republic o sa Pinas. Try natin, baka pwede tayo at makakausap natin kung kailangan din nila. Kasi meron silang agency yung gagamitin dito na tinatawag na broker, o hindi ko alam kung sino yung third party nila sa Pilipinas para i-process yung mga paper nyo. So yun guys, ang pangalawa na naman guys is ito, kung makita nyo yung Ibeco. Yan yung Ibeco na yan guys, ang ginagawa nila dyan ay mga bus. Karamihan bus transportation dito ginagamit mismo. Sila yung nagpo-produce ng bus dito sa buong Czech Republic. So even government, kasi nakikita ko lahat, Ibeco lahat ng mga nakalagay sa mga bus na sinasakyan namin dito. So talaga nag-mass hire sila, kasi ang alam ko ang kailangan nila sa Ibeco is 150 katao na welder. So yun guys, in-update ko lang kayo para malaman nyo na meron mga work dito. Tapos ang nag-hire din sila from Taiwan, kahit saan lugar. So nagkakadak sila ng mga meeting o via Zoom, team, Microsoft, ganun ba. Basta makipag-coordinate lang kayo dun sa kung sino yung mga man-pulling dito. Meron naman kasi mga Pinoy dito na parang sila yung pinaka agent dito. Pero hindi naman ganun kalaki yung babayaran nyo guys. Importante yung makarating kayo dito, kasi bawing-bawi nyo naman yung babayaran nyo sa kanila. So yun guys, bali ang bigay ng Ibeco guys sa welder, nasa 45,000 koron din. Tapos dun, based dun sa nakausap namin about dun sa ano yung mga benefits, bali ang, let's say ang welder is 45,000, ang magiging gross mo is 34 to 37, ay neto mo is 34 to 37 koron. So tapos sa monthly, pag wala kang absent, meron pa bonus ang company na 3,000 koron. So bali magiging 40,000 koron na yun guys. And then plus may load ka pa na 500 koron na ibibigay ng company na yun guys. Based dun sa dun sa binigay nila ng job order, kaya alam ko kasi nakapagkandak ako ng meeting about dun. So kaya alam ko kung ano yung mga binigay ng job order ng Ibeco, tsaka yung sa may Skoda. So yun guys. Tapos yung accommodation is free, yung pagkain free din. Bali dalawang beses kang may pagkain, kasi ang Ibeco guys may sarili siyang canteen, so kakain ka na dalawang beses doon. Tapos guys, ito take note ha, ang working dito is 8 hours, 8 hours lang, tapos 7.5 lang guys, kasi yung 30 minutes break mo yun, pero may bayad yun. So inuulit ko, ganun yung ano nila dito, kaya maganda guys. Hindi yung 8:30 or
Kasi may mga company dito, kagaya sa amin guys, ang trabaho namin is 8 hours. Pasok kami ng alas 7, tapos uwi kami 3:30. So, ang kinonsume namin na oras is 8.5. So, which is hindi naman dapat. Kaya medyo okay na rin kasi okay naman din kahit papaano. Like sa mga company talaga 7.5. Yung 30 minutes na break mabilisan, kasama na yun, tapos balik ka ulit sa trabaho mo. Ganun yun guys. So, itong dalawang company na to guys, I hope na ano, I hope na fit kayo dito sa trabaho na to. Tapos lagay ko sa description na to ng video na to kung paano kayo mag-apply. So i-send ko lahat ng details or comment down below lang kayo kung sakali, kung gusto niyo tulungan ko kayo paano mag-apply. Kasi electrician ako dito guys, ang trabaho ko dito sa Czech Republic. So electrician talaga. So di talaga ako welder, kaya sinishare ko lang din yung mga hiring dito sa mga kapwa ko na gusto pa mag-apply dito or dito na sa Czech Republic. Maganda yung benefits guys, kaya kasi nakapagkandak ako ng meeting, sinabi nila lahat, kaya alam ko yung kung ano yung mga benefits. So I hope na maingganyo kayo guys. Kung where nandito na kayo, lipat kayo, kasi ang pinunta naman natin dito sa abroad is all about money. So yun, kung ako marunong ako mag-welding guys, lilipat din ako, kaso electrician tayo. So maghanap pa rin tayo dyan. So next time guys, dito sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung ano, ipapakita ko sa inyo o isi-send ko yung mga link about sa electrician coming soon yan guys, kasi isa na ako sa gagawa nun. Kaya make sure ko muna before ko i-share sa iba, ako muna yung gagawa para at least ma-share ko sa mga ibang electrician. So yon guys, I hope send share nyo tong video na to sa mga kababayan natin. Sino man nakakapanood nito, apply kayo guys. Maganda dito guys. Hindi ganun ka-pressure yung trabaho, promise. Ako muna magsasabi sa inyo. Very peaceful, sobrang peaceful, mababaliw ka. Pero sa trabaho guys, wala. Kasi sisiw, kasi Pinoy tayo. Kaya madaling-madali lang sa atin yung mga yan. Share nyo lang guys ang video natin. Tapos, kung meron kayong question, comment down below lang kayo, tapos tutulungan ko kayo para makahanap kayo ng trabaho dito. Tsaka sa mga kilala kong mga welder dyan, kung meron kayong NC2, PM nyo ko, tapos isend ko sa inyo yung mga link para mag-apply kayo as a welder. So may age limit pala to guys ha, from 18 to 45 years old, I think 18 to 45 years old lang ang kinukuha nila. So take note, yun, may age limit tayo. Yun ang sinabi sa akin. Yun guys, I hope na bigay ko kayo ng ano, ng tips about dito. So yun, hanggang sa muli, tapos share nyo yung video na to para naman kahit paano makatulong tayo sa mga kapwa natin na OFW. So yun guys, bye bye, hanggang sa muli. Punag bike tayo dito, yari na tayo.